So, what's up mga bro? Good morning at magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapagbahagi sa inyo ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. Kung mapapansin nyo mga bro, mayroon tayo ditong caliper. Ito muna yung gagawin natin mga bro kasi nag-stack up na siya. Ayan. So, kahit anong paga dun sa motor, hindi na daw hindi na umaabante or hindi na kumakapit yung ating caliper. Kaya ngayong araw mga bro, ito muna yung ayusin natin, ang gagawin natin, dilirisan lang natin kasi panigurado, kalawang na yan kasi kita nyo naman eh. Okay? Ayan, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload. Kung makikita nyo, bali tinanggal ko na siya sa motor, ano? Kasi mayroon dalawang ano lang naman yan. Mayroon dalawang minsan 14, minsan 12. Galasin nyo na lang, tapos makakalash nyo na to. Ito pala mga bro ay nasa front wheel or nasa front brake. Nasa front na caliper. Front or rear, parehas lang naman caliper yan. So parehas lang naman yung mechanism niya, parehas lang yung function niya. Yung caliper natin, iba-iba yan mga bro. Mayroong isang piston, mayroong dalawang piston. Ito kung mapapansin nyo, dalawa yung piston niya. Ito mga bro ay nagkakaroon din ng dumi kaya kailangan natin linisan. At ang hinala ko nga dito mga bro, nag-stack up na yung kanyang piston. Kaya kahit anong paga dun sa lever, sa brake master pump, hindi na gumagalaw. Kaya i-check natin siya. Tapos yung caliper na ito ay nirepair na lang din siguro. Ayun So dapat na alin siya dito, kung makikita nyo, naka-Phillips screw na siya. So, pag maglilinis kayo mga bro, tatanggalin nyo ito lahat. Tapos, ito pa pala putol na rin yung kanyang brake. Putol na yung kanyang drain plug. Kasi mga bro, pag magbi-bleed ng preno, dito talaga bini-bleed. Ang problema, putol niya. Pero kung nakalock naman to, wala namang problema yan mga bro. Mahal din kasi ito mga bro, kaya okay na yan. Repairin na lang natin to. Okay? So, umpisahan na natin. Tanggalin muna natin itong dalawa mga bro. So, gamit lang kayo ng screw dito. Pero normally mga bro, hindi screw dito ah. Ano to eh? Alin talaga yan. So, natanggalan natin. Basic na basic lang. Tapos, gamit tayo dito ng alin. Yan. So, ganun lang mga bro. Kung mapapansin nyo, pag natanggal na natin yan, pwede na natin mahugot yung ating mga brake pad. Diba? So, medyo pudpud na rin, pero mayroon pa namang pad. Ayan. So, pwede pa yan pagtsagaan. Ayan. So, kusang natanggal na, mga bro. Diba? Ito yung ating brake pad, mga bro. Pinapalitan to, napupudpud talaga to. Yung mahihilig dyan sa preno, biglang tatakbo na matulin sa bay preno, mas mabilis mapudpud yung inyong brake pad. Napakalaga nito mga bro, kasi pag ito yung wala sa motor nyo, mag-focus ng aksidente yan. Tapos, kahit hindi na natin tanggalin tong bracket, ngayon mga bro, pag may, yung mga caliper nyo, pag umaalog siya, pag nagpipreno, tsaka maingay, i-check nyo lang ito. Ayan. So, dapat, hindi naalog to. Ayan. Yung rubber na yan, dalawa yan. Ito, tsaka ito. Pagpasensya nyo na mga bro at medyo madilim yung ating Ayan. Ngayon, kung makikita nyo, kinakalawang na talaga yung kanyang piston. At itry natin i-press. Yun, di ba? So hindi na siya pumapasok, hindi na siya naglalaro. Sabi ng may-ari mga bro, pinagawa niya na to sa ibang shop, hindi rin nagawa. Ito. Ito ang problema dyan, oh. Yung kanyang piston is stuck up na. Diba, mga bro? So, ano yung gagawin natin dyan? Ang gagawin natin dito, mga bro, bubunutin natin to. Tatanggalin muna natin dito kasi panigurado yung loob nito, madumi na rin. So, gamit lang tayo ng plier. Ano? Para matanggal natin to. Yung kanyang piston. Tapos, may stopper pa siya dito sa dulo. Ayan, huwag nyo rin iwawala yan sa loob. So, tanggalin muna natin to. Spray muna natin ng WD-40 kasi panigurado ano yan. Panigurado. Stack up na yan. Naka, wala ng laman.
Ayan. Pagkatapos natin ma-lubricant 'yan, na-sprayan na natin. Kuha lang kayo mga bro ng plier, ano? Kuha kayo ng plier, bubunutin natin 'to kasi mga bro natatanggal 'to eh. So kuha tayo ng plier. Ayan. Pero hindi ko ina-advise na kunin niyo agad. Pwede kayo maglagay ng rubber or ng pangano dito mga bro, pansapin para hindi masugatan. Pero kung mapapansin niyo, kinakalawang na siya. Tsaka ang mangyayari diyan mga bro, kahit kagatin niyo dito 'yan, hanggang dito lang naman yung kanyang brake pad. Hindi naman talaga nasasagad dyan sa ilalim. Hindi naman nasasagad dito. Ayan mga bro, kung ayaw nyo masugatan, maglagay kayo ng sapin dyan. Ito, kalawang na rin naman yan. Kaya pwede na natin bunutin ito mga bro. Tapos, ikot-ikot lang ano. Ayan o, matigas eh. Matigas siya mga bro kasi stock up na ito eh. Lilinisan kasi natin ito mga bro. Liliahin natin or... Ayan, kung mapakinsin nyo, umiikot siya diba? Wala lang, medyo malabo lang mga bro, pasensya na kasi nandito tayo sa loob eh. Tiyas. Tatagayin lang natin mga bro. Kaya naman yan. Tiyaga lang. Madadali din natin yan. Ngayon kung... Naharagan kayong ng bracket, pwede nyo naman ito tanggalin mga bro. Pwede nyo tanggalin yan. Ay, tigas. Okay. So, ayan mga bro. So, bali, natanggal na natin yung kanyang piston. Ang gawin nyo mga bro dito, kung gusto nyo ayaw nyo magsapin, dito lang kayo magsipit, ano? So, huwag nyo isasagad dito kasi magagasgasan yung lining niya. Dito lang kayo kasi ito yung nasa labas lang. Pero, mas maganda mga bro, maglagay kayo ng sapin. Pero, kita nyo naman kalawang na eh. Diba? So, pwede na yan. Ngayon, tanggalin ko ulit itong isa mga bro. So, babalikan ko kayo pag natanggal na natin to ano? Yan. Di ba? So, ganun lang mga bro kasimple. So, bali natanggal na natin. At, ito yung kanyang loob. Medyo malabo lang mga bro. Di nyo kita eh. Sira kasi yung cellphone ko mga bro. Ayaw niya mag-flash. Hindi siya nagpa-flash pag sa video. Di ba? So, tingnan natin. Ayan o. Jesus! Ang laman mga bro. Di ba? Tumigas na. Kaya, kahit anong gawin dito, kahit mag-bleed kayo ng mag-bleed mga bro, walang mangyayari kung ganito yung itsura sa loob. Ayun, dami oh. Ah, biputik na to ah. Ito. Sitsik pa natin ah. Ayun oh. Oh. Diba? So, wala na. Ito mga bro. Pauli tayo. Well, para ng palaman ah. Oh. Dami na mga bro. Tigas na yan. Kaya wala na talaga kahit anong gawin dito. Pero pag nalinisan natin ito mga bro, walang kaduda-duda ito. Maayos pa natin ito. Okay. So ang gawin natin dito, linisan muna natin siguro ng tubig na may sabon. Tapos banlawan natin ang brake fluid. Ito mga bro, bali nilagyan ko ng tubig na may sabon. Ano? So linisan muna natin ito. Unahin natin yung piston. Tapos gamit niya ng ano brush.
Ayan mga bro, bali tapos na natin linis ha. Kung mapapansin nyo, medyo napaputi na natin. Tapos sa loob, halos wala na mga putik-putik ano. So ang gawin natin dyan mga bro, supunasan muna natin to. Or pwede nyo sa mga bro, hugasan ulit ng brake fluid ano, or ng tubig. Pwede mga bro, patuyuin nyo lang. Okay? Tapos yung ating brake pad, medyo malinis na rin. Pudpud na nga lang. Pero ayan o, medyo kalahati pa naman yung kanyang kapal eh. Tapos yung kanyang mga piston, yan o nga bro. Yung piston natin, pwede nyo siya lihahin. Lihahin nyo ng 1,000. Pero babrasan ko na lang steel brush para matanggal yung mga kalawang. Okay, so pagkatapos natin mapunasan, pagkatapos natin ma-brushan o malinisan yan, pwede na natin punasan yan mga bro. At ready for ano yan, pwede na natin yang ibalik. Basic na basic lang ito mga bro eh. No, ito mga bro, sinukuha na ito ng shop eh. Siguro hindi niya naman kinalas. Blinid niya lang ng blinid siguro. Kahit anong blade mo dun mga bro, kung ganun kadumi yung putik niya, wala, butas-butas na kasi yung ano niya. Ay, barabarado na yung mga butas. Barado na siguro yung mga butas niya, kaya hindi na nakakadaan yung brake fluid niya, no mga bro. Kunti lang naman mga bro yung mechanism nito. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Pagbalik natin. Yan. Kung may compressor kayo, pwede nyo buguhan sa ila dyan. Dito, dalawa. Dito kasi diretso dito yan mga bro. Diretso dito yan o. Ayan. Yung may maliit na butas o kung makikita kayo. Diba? Dito. So may butas siya dito sa ilalim. Dalawa. Papunta dito. Tapos dito. Kasi dito din i-drain yan. Okay. So pagkatapos natin nalinisan yan mga bro, ay po pwede na tayo magbalik or mag-install ulit. So, paano ba ibalik ito mga bro? Ganun lang. Kung paano nyo siya kinalayas, ganun din yung pagbabalik. So, unahin natin to, yung kanyang pinaka-stopper. Okay? So, ibalik natin. Yan. Okay. So, ganyan yung itsura niya. Diba? Pagkatapos nyan, isusunod natin yung piston. Basta siguraduhin nyo lang mga bro na yung butas na ito, yung butas na yan ay hindi barado. Ano, dito kasi dumadaan yung brake fluid. Siguraduhin nyo na diretso dito yung butas nya. Ayan, so na-check ko na kanina yan. Hinihipan ko lang, diretso naman yung kanyang butas. So wala siyang barado na. Okay mga bro, so ikabit na natin yung piston. So dito naman sa piston, kahit magkabaliktad, wala naman problema yan. So ikabit natin. Ayan, diba? So smooth na siya mga bro, pasok. Mas maganda habang pinapasok nyo ito, iniikot nyo mga bro eh. Ayan. Ayan, diba? So ganun lang oh. Smooth na smooth lang. Oh, diba? Basic na basic lang siya mga bro. Try natin. Oh, diba? Ayan oh, kita nyo, kanina hirap na hirap tayo ngayon. Saglit na lang yung, ano, saglit na lang siyang ipasok. Saglit nyo na rin matatanggal. Bawa, kung gusto natin tanggalin, saglit na lang yan mga bro. Oo, di ba? So, hindi na nga nagamit ng lakas eh. Yan. Okay. So, pagkatapos nyan, isunod natin yung brake pad. Ito. Unahin natin tong walang kawit ito, para wala siyang kawit. So, dapat nakaharap siya dito. Kita nyo naman yung tinamaan ng ano, yung tinamaan ng piston. So, nakaharap siya ganito. Okay, mga bro. So, maliwanag tayo dyan. Kung hindi niya mapiling magkabaliktad dyan, kasi pag biniliktad nyo yan,
Eh, hindi sasakto, mamali. Ayun oh. Mali yung tatama. Maingay yan. Kaya dapat nakaganito. Okay, mga bro. So isunod naman natin, pwede natin ilagay ito. Ayan. Tapos ito kung makita nyo, iba-iba yung model nito mga bro. Mayroong mga hindi ano, mayroong mga walang ganito, o rektahan lang na ganito lang yung itsura niya. So para-pares lang naman 'yan, pero iba-iba yung itsura niya, iba-iba yung design niya. So ito ilalagay mo lang diyan, tapos dito. Ayan. So ganoon. 'Di ba? So basic na basic lang. Tapos siyempre yung kanya mga lock, ay nandito pa pala. Ayan. Ito mga bro. Dito natin yan. Tapos siguraduhin nyo, may butas tong brake pad natin eh. Yung butas ng brake pad, dapat nakapasok ito. Yan. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Yan. Okay mga bro. So ganun lang kasimple. Ayan, kung mapapansin nyo, naibalik na natin yan. So ganito lang mga bro yung paglilinis ng brake caliper. Napakadali lang. Kaysa ipapagawa nyo pa sa iba, ganun lang pala kasimple. Baklas kabit lang. Ayan mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Pasensya na kayo kung hindi ko napaliwanag or hindi detalyado. Siguro gagawa na lang tayo ng ibang video mga bro, kung paano kinabit sa motor at kung paano kinala sa motor. So napakadali lang nito mga bro. Ulitin ko lang, maraming salamat sa itong lahat mga bro, at pwede na natin tong ibalik sa may-ari at ikabit sa motor. So ride safe mga bro.